guys, hello everyone. Welcome back again dito sa aking YouTube channel, Rose Jam 11. Ang ka-super ganda, ka-super sexy, ka-super G na G ngayong araw na to, no? Gandang-ganda sa sarili si Esti. May paipit pala kasi mga teenager. Sana all, 'di ba? So ayun na nga mga ka-super, today is Thursday, April 22, 2021. So ngayon ang araw ng payday ni SD sa YouTube. So ayun nga, pero hindi pa pumapasok sa banga. Walay pa, check ako ng check kanina. May email na wala pa sa bangko, no? Check ako ng check. So na-share ko lang naman kasi nga yung aking salary nung month of March yun eh. So ang month of March, sasahurin namin ng month of April. So, month of March, medyo siguro ito yung pinakamalaking earnings na naipon ko sa aking pag-YouTube, no? So, ngayon nga, ngayong sahod ko is nakalaan. Nakalaan saan? So, ngayon gagamitin ko muna yung aking isang buwan na sahod kasi nga, di ba, mayroon tayong plano, gusto na magkaroon ng freezer dito sa ating tindahan, no? Kasi ayoko muna kasi gumalaw ng kita sa tindahan, di ba? Kasi ang ating father of the family is walang work, di ba? Si Sir Amo na ngayon ay Indoy na, no? So ayoko muna nang gamitin yung aking kita dito sa ating tindahan kasi nga nagdadagdag ako ng mga paninda. So mahirap mag-invest ng mga gamit mula dito sa ating tindahan ngayon, no? So kaya mayroon pa tayong another source yung ating pagiging isang super vlogger, kaya gagamitin muna natin 'yon, no? Kasi yung aking budget sa aking freezer ay 15 to 20k. So pasok naman doon, pasok sa banga yung ating budget. Nakasahod tayo na medyo malaki, no? So kaya makakabili tayo ng freezer katas ng YouTube. Pero ito ang problema ni Esti ngayon. Dahil nag-share ako sa inyo, 'di ba, nung last Sunday. So ayun na nga guys, no, mga ka-super. Last Sunday, nag-share ako sa inyo, nagpunta nga kami sa SM ni Indoy, nag-dit-dit kami sa SM ba. So ayun, nag-canvas kami ng chest freezer, ganyan. So na-upload ko. Ngayon, na-upload ko, mayroon ako nabasa na talaga nang isip ni ST, no? Kasi marami silang sinasuggest na ganito ST, ganito bilhin mo. So ngayon ang isip ni ST talaga ako dun sa cheese freezer na nasa ito, sabi ko ito ang aking bibilhin. No, nabasa ko yung comment ko, nagkaroon ako ng idea ng option. Sabi ko, bakit nga hindi yun na lang? So ayun, so mayroon akong dalawang pinagpipili ang freezer. Chest freezer, yung pa ganon, di ba? Yung ganon. Tapos yung upright freezer, yung pataas naman. So, ayun. So, kanina, ano umaga, inutusan ko si Indoy, pumunta dun sa bangko, tapos pumunta pa dun sa mga pinasikaso sa kanyang internet namin kasi ngayon wala kaming internet. So, ang ginagamit ko lang ay data. So, kaya mabagal yung ating uploading ngayon. So, kanina pumunta siya nga dun sa All Home dito sa amin. May mga appliance din dun. Pinag-canvas ko rin siya ng upright freezer naman. Sabi ko, tingnan natin yung pagkakaiba. No? So, ayan. Kanina nga nagpunta siya dun. So, ito muna. Basahin ko yung mga comment dito, no, nung in-upload ko, nung nag-canvas ako. Kasi nga sabi ko nga, pag may sahod na ako, ito ay yung bibilhin ko. Yung kundura nga na sana na chest freezer. Kaso na may nagbigay sa akin mga ka-super na option na ganito, ST, ang bilhin mo. So sabi ni, shoutout ko si Joby Tosita. Ayan. Sabi niya, Madam ST, suggest ko lang upright freezer, bilhin mo. Di mahirap maghanap ng product. Ayun. So, unang-unang nabasa ko. Tapos, naisip-isip ko, oo nga, no. Kasi yung chest freezer siya, isa lang yung basket nun. So, ang tendency, magpapatong-patong lahat ng mga frozen items. Unlike pag upright, yung rep, para siyang rep na freezer na may layer-layer talaga siya. Kasi sinearch ko agad eh, nung nabasa ko yung comment niya. So, pwede dito sa taas, Pampangas Best, dito sa pangalawa, CDO, sa pangatlo, Tinder Juicy, sa pang-apat, kung ano-ano pa. So, ano be? So, ayun nga. So, sabi naman ni Ivy Dart.
Sa akin sis, kundura para matipid sa kuryente. So ayun. So ako talaga, gusto ko talaga, kundura talaga yung nasa isip ko. Mapa-upright ma yan, chest freezer, basta kundura talaga yung aking bibilhin. Kasi alam ko talagang, at saka hinahanap ko pa nga yung inverter talaga para naman mas matipid sa kuryente. So ayan. So mayroon pa nagsabi sa akin. Wait lang, hanapin ko. So ito pa, no? Sabi ni Jennifer Araja, mas maganda po ang upright freezer ng Kundura. Promise po, maganda siya. So, ayan. Kaya nagdadalawang isip na naman ako, upright o chest freezer, ganyan. So, ayan pa, sino pa yung mga ano. Basta yung mga sinasuggest nila. Kasi yung in-upload ko naman is chest freezer talaga. So, hindi naman din ako nagtingin dun sa upright. Kasi yung nasa isip ko talaga, chest freezer talaga eh, no? Pero nung nag-ano, may nag-comment, so saka ko lang naisip na bakit ko rin hindi tingnan yung upright tsaka yung possibility na ano yung kagandahan, ano yung hindi kagandahan dun sa isa, di ba? Mako-compare ko, magkakaroon ako ng comparison, di ba? So, ngayon naman, hinihiling ko sa inyo, baka sakaling ma-advisean nyo ako, di ba? Bikini man, di ba? So, mga ka-super ko na follower ni Super Tindera, ano ba ang maganda para sa inyo, mga ka-super upright or chest freezer? Diba? Pinakamaraming comment yun ang bibiling ko. Ayan, so ito pa si Marilyn Mercado. Hi po, may suggestion po ako sa iyo. Kung freezer ang hanap nyo para sa mas mainam po yung upright freezer. Mas madaling kumuha ng mga items sa loob ng freezer. Meron po yung Kundura Inverter Upright Freezer po yun. Yung 10 cubic feet ay more or less 20K sa Abinson po. Suggestion lang po. Kayo pa rin ang masusunod. Thanks po. Opo. Ayun, 'di ba? So si Marilyn Mercado, sabi nila, talagang nag-ina-advise nila si ST, ayan. So thank you so much, no? So parang napag-isip-isip ko nga na oo nga, no, mag-upright na lang ako, no? Kasi naano ko siya, napag-aralan ko siya, kasi yung upright kasi layer. So mabilis talaga magkuha. Tapos ngayon pa, 'di ba, nagse-search ako sa marketplace, sa Google. Mayroon pa nga, mas gusto ko pa nga sana yung clear lang, yung salamin, yung makikita yung loob. Talaga parang sa grocery, yung makikita yung hotdog sa loob, CDO, Pampangas Best, 'di ba? Pero wala kasi sa mall noon. Parang nasa brochure nila na yung order nila yun, wala yung display sa mall. So hindi namin mahanap. So sa Google mayroon nga. Pero okay na ako dun sa Kundura, basta Kundura talaga. Kasi ang iniisip ko rin, pag upright, save, makaka-save siya sa space. Kasi di ba pataas. Unlike pag chest freezer, pahaba. So matatakaw yung space niya. Pag pahaba, di ilang space lang yung makakain niya. Di ba, mga ka-super? Parang, di maganda yung may ganito, no, para kahit papano, di ba, yung isip mo, nagkakaroon ka ng option, ng other option, di ba, parang nagkakaroon ka pa ng idea kung ano ba yung much better para sa iyong tindahan. Siyempre. So, ayun na nga, guys. Wait lang, may nabili. So, ayun, guys. So, balik ako. So, ito nga. Kasi yung aking in-invest last year na Fuji Denso na chiller with freezer. So, nagkamali nga ako kasi noon, okay na sa akin yung chiller niya at saka yung freezer. So, para kasi 2-in-1 na siya. So, di ba, lumalaki yung ating tindahan. Ano, parang kulang, maliit. Kaya sana nga, no? Kasi ngayon lang talagang tumodo effort ako dito sa aking tindahan, no? Kasi lalo nga ngayon na kailangan natin ng pagkakitaan pa, mga extra pagkakitaan. Kaya nagdagdag-dagdag tayo ng mga paninda. So, hindi na kasya dun sa aking chiller with freezer. Kaya dapat nga mayroong chiller na as in chiller lang talaga, tapos mayroong freezer para dalawa. Diba? Hindi na maghahati. So, gusto ko nga i-dispose yan, no? So, tapos bibili ako ng chiller lang talaga. Lahat chiller lang. Tapos yung freezer din para iba yung mga frozen, iba naman yung mga cold drinks sa chiller. So, ayun. So, pero ngayon, unahin ko muna yung freezer kasi hindi na talaga magkasya yung aking mga cold cuts, mga frozen item. Wala na akong mapaglagyan. May mga ice tube pa tayo. Kaya, so yung sa selecta naman, so ayun nga siya. So doon ko nga nakita nga, oo nga no, pag chest freezer, minsan ang hirap halukayin sa ibaba pag nagpatong-patong na yung mga items. Kaya mga ka-super, ano maganda, chest or upright. So base sa inyong mga experience, kasi ako ngayon pa lang ako bibili ng mga ganitong investment na talagang freezer, 'di ba? Chest freezer, lakas mo ka social, no? Pag may ganun ka sa tindahan, no, parang feeling mo, ay, big time ka na, level up na, 'di ba? So marami naman ano, can afford naman, pag-usta pag-ipunan.
So ngayon nga, yung aking gagamitin is yung aking sahod sa aking YouTube. Gamitin ko naman para, syempre, yung tubo naman doon, di ba, mababawi din naman yun. Okay, mga ka-super. So sana matulungan nyo si Esty, no? Comment down below kung chest by maganda o upright freezer. Para makabili na ako, no? Para magkaroon na tayo dito sa ating Rose Jam Store, Rose Jam Mini Mart, di ba? May freezer na tayo. Ang saya-saya da. Makapagdagdag na tayo ng mga pros and items. No, lahat ilagay na natin para wala na makawala yung tumer natin. Tapos, ang dami ko naiisip. Alam nyo yung isang araw, sumakit yung ulo ko kakaisip, no? Isip ako ng isip kung ano yung maganda pa sa, ano, sa tindahan ko. Ano pa yung mga dapat idagdag. Misal, sa tahimik nga ako. Sabi ko kay Sir Amo, wag mo kong istorbuhin pag tahimik ako kasi yung aking mga brain cells, nagmi-meeting-meeting ko, anong mga kakaganda ba, ikagaganda pa dito sa aking tindahan. Basta wag ka lang kukontra. Sabi ko, wag mo kong kukontrahin kasi lahat naman naiisip ko, talaga nakita mo naman na talagang nagki-click, di ba? Sabi ko, wag ka lang kontra ng kontra kasi pag may kumukontra, di ba, sa plano mo, parang nakakainis, nakakabwisit. So, ayun. Parang panira ba ng diskarte. So, ayun na lang muna guys, yung aking share ngayong araw na ito. So, may mga nabili na. So, hanggang dito na lang muna. So, ayun na lang muna nga ka-super. Hanggang dito na lang. Marami ng mga mamimili. Kaya, tinda-tinda naman tayo ngayon, no? So, sana ay matulungan yung si Super Tendera ng Bayan. So, thank you for watching. God bless us all. Muli ito, Super Tendera ng Bayan. Super Chef ng Bayan. Nagsasabing, no hate, love lang. Stay safe, stay happy, stay beauty like me, like us. Thank you for watching. Bye-bye na. Bye-bye. No hate. Just love.